Yun! What's up mga boss? Eto na naman ho tayo, magbibidabida na naman ng late dito sa My DeFi Pet. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, ating gabi, madaling araw. Depende kung anong oras mo pinapanood to. Magandang araw sa'yo. At muli, nais ko pa rin pong pasalamatan yung mga taong sumuporta, sumusuporta at susuporta pa at kung nais siya pong mag-ambag. Huwag na huwag mo kayo mahiya, pindutin nyo ho yung button na tinuturo ko sa gawi ho dyan, subscribe button ho yan. At the same time, i-on nyo na rin ho yung notification bell para at least kahit puro pag-iabas ko lamang ho to, updated naman ho kayo sa pag-iabas ko. Ano naman ho kaya ang meron ngayon? Wala eh. Mukha talagang sacred temple na. At wala na pa tumpik-tumpik pa, pag-usapan na natin to at the same time yung mga naebas ng ating mga subscriber and viewers sa comment section. So ayun nga mga boss, so eto na, palitin na natin ang ating sarili. Okay. Wala eh. Ito si Sacred Temple eh. Ay. Ayan nga. May paabol sa Halloween. Wala talaga mga boss. Mukha talaga Sacred Temple na nga talaga. At ito yung part na kung saan sunugan talaga mangyari. Sunugan ng elixir, sunugan ng pets, and alam nyo yun, this will make the economy healthier than expected. Kasi syempre, merong movement eh. Merong movement na kung saan yung mga na-earn mo, masusunog mo, so there will be no, alam mo yun, there will be no saturation as of this moment, lalo na kung consistent and constant yung mangyayaring sunugan at the same time, magiging, alam mo yun, mahahanap yung sweet spot na gagalaw at gagalaw yung economy. Napansin ko lang dito, parang kulto. May kulto, tapos may alay silang hubad na insekto, eto nandito. Anyways, punta tayo dun sa ebas nila. Okay. Yeah, basta ng mga nasa comment section natin. O compile tayo niyan eh. Kay Matt Aquino, okay, ang request niya parang gawin ng para sa Genshin Impact na PT system. Ito kasi yan, yung PT system, specific ata talaga siya pagdating ng Genshin Impact eh. Pero alam ko sa ibang game, naglalabas din sila ng ganito lalo na pag kami mga gacha na kung saan, halimbawa nag-roll ka na ng 15, 20, 30. Tapos, ito yung makukuha mo. Tapos may mga makukuha kang equivalent tickets or tokens na kung saan may ipon mo siya. Tapos pwede mong ipambili nung mga gusto mong makuha. Yun nga lang, ang makukuha mo lang, eh yung mismong itsura lang niya. O hindi mo makukuha yung stats and skills kung meron man siya mga bonuses. Kung hindi ako nagkakamali, baka mamaya ganun din yung PT system na nandito. Unless implemented sa kanila yung PT system. Hindi kasi ako nag-Genshin Impact eh. Na talaga makukuha mo na lang pagka nag-roll tapos nagre-reset nga. Eh yun nga lang ito mga boss, pag ito yung ginawa dito sa My DeFi Pet, pag alam mo yun, igagarantee na nila yung rare, eventually for money making activities, eh mas magiging lamang dito talaga yung may puhunan pagka ganito yung gagawin. On which is, I'm not quite sure if it will be healthy pagdating dito sa play to earn na laro. Kasi, kung mamumuna ka, just imagine kung iba ang presyo ni Aura nung may Aura tapos merong mamumuhunan kung halimbawa every 15 nila gagawin tapos lalabas at lalabas edi siya yung may pinakamaraming Aura tapos ano yung magiging equivalent value nun tapos pagdating ng breeding etc etc kasi dapat supposedly it should be unique, diba? It should be unique tapos dapat walang katulad niya na pet. Yun yung dapat kasi NFT to eh. So hindi ako sigurado if it will be feasible here or kung anong klaseng PT system yung gagawin nila if ever na ito yung i-implement. Well, ito abang-abangan natin. Baka mamaya kasi maisip din nila, oh nga no, sige, pag marami ka na napisa, sige, meron kang ganito. Baka meron na lang siguro silang ibigay pero I'm not quite sure if igagarantee ba nila yung Aura. Kasi ang mangyayari na ito, kung halimbawa, mayaman tayo, yun at yun yung nangyayari, tapos ibibreed natin, so marang mangyayari yung medyo monopolize natin kung ganun yung gagawin. Eventually, ang kikita at kikita lang dun, eh sila. Ang tanong din dun, paano pagka marami rin yung gumawa nun? Tapos pag marami ang gumawa nun, magkakaroon ng saturation sa market ng may Aura, leless din yung value, on which is hindi rin magiging healthy pagdating sa economy. So, eto eh, point of view ko lang naman. Maaring mangyari, maaring hindi, pero tignan natin. Baka sakali siguro na makapansin nila tapos makaisip sila ng solusyon na kung saan it could benefit the players as well as them, di ba? Ngayon kay Ben 20 ba to, BN20 official, okay? Sana babaan nila yung breeding.
Pagdating kasi dun sa breeding part, ang nakikita ko kasi dito, mas mataas naman talaga. Medyo namamahalan tayo dun sa breeding part kasi meron tayong point of comparison na kung saan pwede tayo kasing kumuha na lang ng itlog na RNG na technically mas mura kung ikukumpara natin ang breeding. Yun nga lang, may advantage kasi si breeding lalo na on that specific price point for me because kung tatanggalin nila na yung itlog at yung breeding ay mananatiling lima, tapos ikaw yung manggagaling dun sa part na kung saan ikaw na yung magiging producer nung mga itlog na kakailanganin for Sacred Temple, for the spirits, alam mo yun kung ano-ano pa, eh eventually, ikaw at ikaw magkakaroon ng income pagdating dito. Dahil kung 5 dipet yan, 5 dipet yan, at least minimum, pagdating ng breeding, compared dun sa meron pa rin itlog na available na tatlo. Plus, pag nag-breed ka kasi, sa napansin ko, the higher the generation, eto mga na-share na nila to ha, sa official group, may marami kasi nag-share din dun ng mga naging successful yung breeding. There's a probability talaga na kung saan kailangan nating malaman at ma-compute. Yun nga lang, naglabas sila before ng guide on which is hindi ako sigurado kung paano talaga siya kukumputin. Kasi mukhang hindi pa ata talaga din siya kompleto yung breeding probability. Except dun sa part na kung saan the higher the generation, the higher the chance of having a full accessories plus aura. Yun yung napansin. From ano to ah, from from hubad. Alam niyo, from basic pets lang to. Yun yung napansin ko sa mga na-share nila. Ngayon, kay Justin Almodovar, tingin ko yung Pink Diamonds pwede nilang gawin pambili sa marketplace. Ito yung naebas natin noong nakaraan na kung saan mas healthy talaga kung ang mangyayari ay, alam nyo yun mga boss, buong resources na ginagawa natin at ginagamit natin dun sa buong game, eh pwede nating ibenta lalo na sa marketplace. It's either pambili mo yung diamonds ng silvers, ng pet food, and vice versa. Pwede mong ibenta yung pet food. Kasi kung ikaw yung nandun sa gagamit at mag-utilize ng marketplace, mas marami kang resources na pwedeng ibenta. Pwede kang makaisip eh. Lalo na, lima, masipag ka. Example na lang. Masipag ka magtanim, ang ibebenta mo ngayon pet food. So ngayon, na mangyayari, pagdating ng pet food mo, eh, yun yung magiging source of play, yun yung magiging source of play to earn mo. Yung magbebenta ka ng pet food. Kasi ano yung kita mo na yun yung kailangan eh. As of now, yun yung may demand. At tapos meron may mga pambili. Kung meron may mga tao may pambili niyan, definitely pagkakakitaan mo yan kung pwedeng ibenta sa marketplace, di ba? So, eto, titignan-tignan natin to. Kasi, mas sabi nga nila, di ba? Mas maraming resources na pwedeng mabenta, eh, mas healthy yung economy na mangyayari. Ngayon, kay Sondi Mark Alba, eto yung share niya, nag-breed siya level 20 Venom, walang wing. Isa naman, level 10 Fang, wing, may wing na normal. Lumabas is Venom na may rare wing. Tingin ko, kaya may kinalaman din yung times 2 na wing event. Possible na mangyari. On which is, kung mapapansin natin, isang level 20, isang level 10, most probably, this is going to be Gen 0. Okay? Wing to wing, tapos may naglabas na wing. So, may nalabas sila dito before na probability doon is roughly around 25%. Na makakakuha rin yung pet or merong certain percentage na ibang klaseng wing yung makukuha. Pero para magkaroon ng wing, yun nga, nakakuha ka ng percentage rate na nakakuha ka ng merong wing. Kasi merong percentage na kinocompute sila eh, na naglabas sila ng medium yan before. Check nyo yung medium nila. Nandun yung breeding probabilities. So, dun palang matatansya nyo na yun pagdating dito. And possible nga, may kinalaman pa rin yung times 2 na wing event. Okay? Tapos dito kay Gerard Madriaga, tingin niya pwede ma-remove dyan na spirit like light and dark. Sana nga talaga pwedeng ma-remove. Kasi malaking bagay talaga na pwede mong ma-remove yung mga spirits, di ba? Kasi eto nga, may indicator na plus sa critical damage. Ibig sabihin, maaaring yung light and dark element magbigay ng stats bago pwede ilipat sa ibang pets. Ito yung masaya na part na kung saan, alam niyo yun, yung part na... Halimbawa, naglagay ka ng spirit na ganito. Yung spirit na nilagay mo dito, nilagay mo kay Tigra, ito yung bonus. Pero pag nilagay mo kay Rodolph, ito yung bonus. Pag nilagay mo kay Fang, ito yung bonus. Alam mo yun, yung part na hindi talaga specific. Pagka, halimbawa, earth element yung ilalagay mo na spirit, pag nilagay mo sa kapwa earth, ito yung magiging bonus. Pwede kasing ganun yung talaga mangyari. O kaya, pwede rin mangyari dito, eh, may compatibility. Di ba? Depende na lang kung anong build yung gagawin mo. Ito yung mga part na kung saan eh, talagang pag-iisip-isipan din natin up until to the point na makita na natin yung actual mechanics pagdating kay Sacred Temple. Diba? Maaari din iba-iba rin ng plus ng light and dark element sa bawat stat na paglalagyan ng pets. O, ito yun nga. Kasi kung percentage, halimbawa 1,000,
pag nilagay mo lang sa 1,000, ang bonus niya lang is 1,000 din. Pero pag nilagay mo sa 1,000, ang bonus niya rin is 1,200. Pwedeng maging ganun nga to. Okay. Opinion ko lang dahil iba ang cycle ng light and dark na element, which is true naman. Iba talaga yung cycle. Cycle kasi nung apat umikot eh. Sa kanila, light and dark lang eh. So, ito yung tatansya-tansyahin din natin at aalamin natin. Ayun nga, nagpapa-shoutout siya. Shoutout kay Gerald Madriaga at lalo na sa guild niya na My DeFi Pet Legends. Peach. Yan. Kay Ace24, sana i-release muna nila yung skills ng mga pets value accessories. Totoo naman. Ito rin naman talaga din yung request ko na ma-release sana muna nila yung mga skills. Yung value accessories, actually, for me, yung value, oo, pwede naman. Pero mas prefer ko siguro yung part na kung saan yung accessories ay may list. Kung ano yung mga bonuses and stats na idinagdag niya. Marketplace, yes, definitely. Maganda naman din talaga ma-release nila at least makapagplano. Lalo na kung gusto mo na lang bumili ng mga pets na gusto mo. Purpose of Elixir naman, eh, nailagay na po nila to sa letter I dun sa Elixir na icon. Nakikita naman doon yung purpose ng Elixir. Yun nga lang, hindi ako sigurado kung yun na yung complete purpose ng Elixir. Kasi baka mamaya may iba pa talagang purpose. At the same time, yun nga, mas maganda talaga kung sabay-sabay nila may lalabas to bago sila mag-release ng PvP and PvE. Kasi yun talaga yung magiging baseline mo eh. Para makita mo kung ano talaga yung gagawin mo kung magtutuloy ka talaga maglaro dito eh. Ayan. Bago yung Sacred Temple. I-release to bago yung Sacred Temple para malaman ng players kung sino yung worth it at hindi. Matapos kong magkaroon. Yun nga. Pero ang akin, pwede naman talaga, i-release muna talaga. This is going to be ideal. Sa totoo lang. Kasi bago ka mag-alay talaga naman ng pets. Pero yun nga lang, mas mainam talaga to kung sabay na. Diba? Mas mainam to kung sabay na. Damay mo na yung skills. Sa totoo lang, i-delay na natin yung PvP-PvE. Kung ako masusunod ha. Kasi ang hirap talaga niyan. Kung kulang-kulang tapos itong mga to na naebas na ito ni Boss Ace, tapos wala pa magkakaroon ng PvP. Mangangapa tayo sa dilim nito. Plus kung nag PvP nito, ano kagagawin ng mga pets natin? Magkagatan at magtukaan. Kasi walang skills. Tapos yun nga, sabi niya dito, bago nga daw ulit magkaroon ng boss fight para may skills na yung pets. Possible naman, pero iniisip ko lang kung isipin mo kung dami ng pets na yon sabay-sabay na nag-skill, malamang mag-lag yung server. Feeling ko hindi may implement yung skills dun sa boss fight. Feeling ko lang naman, pero maaaring mali ako. Ah, kasi medyo stable na talaga yung ganun setup eh. Ang magbabasihan na lang dun yung elixir na ma-earn mo eh. Pero malay natin, di ba? Baka mamaya magkaroon ng upgrade at mapagbigyan to si Boss Ace, di ba? Ngayon, kay Jan Brill Delca, sa tingin ko, boss, mahirap kunin yung light and dark. Ako din eh. Feeling ko din mahirap kunin eh. Hindi siya basta-basta eh. Tapos pag inalay ang isang pet, malaki madadagdag sa stats. Kaya mas malaki ang value ng pet pag may alay na light and dark sa pet. Maaari to, boss. Ito nga yung nakakatakot na part. Baka mamaya, ipapasok mo yung pet mo, tapos siya yung aalayan mo, tapos hindi mo matatransfer. Yun yung catch. Pagdating doon sa spirits. Pero sana talaga natatransfer. Para at least alam mo yung makapag-build ka ng maayos na build na kung anumang build yung gusto mong gawin. Tapos nag-iisang element lang ang pwedeng i-alay sa pet. I don't think tigi-tigi sa feeling ko anim pa rin talaga. Ako talaga, request ko lang talaga dito talaga transferable. Kasi kung hindi transferable to medyo masakit sa ulo. Mag-iisip at mag-iisip ka talaga dito. Ngayon, kay Marlino Cardiente, baka buff yan kasi yung dating ebas nila yung mga range pet. Possible yung buff ni ano yung plus 112% ni Rudolph on which is pwedeng ang mangyari yung spirit na nakalagay sa kanya pag nilipat mo sa ganito eh hindi naman na talaga ito yung buff or baka mamaya yun talaga yung magiging buff ni Rudolph pagka ginamit mo siya na meron siyang ganun na buff compared dun sa inebas nila ng nakaraan na buff on which is baka mamaya ang ibig nila sabihin dun eh pinalakas oh, diba? Eh ayun nga ho mga boss. Maraming salamat dito sa mga naebas nyo pagdating dito sa comment section. Eh ako naman ho eh wala na ho akong iebas pa. Ang akin lang eh tanging abang-abang lang ho talaga muna tayo sa ngayon. Well anyways mga boss, maraming salamat. Hanggang sa muli. Kita-kits.